Hello mga karapsa, masayang buhay! Welcome back to Pagkaing Rapsa. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng special na palaman, egg sandwich spread na pwede nating baunin kapag tayo ay may family outing katulad ng swimming. Kaya naman, simulan na natin! Ang una nating gagawin ay lulutuin muna natin ang ating mga itlog. 12 pieces large size egg ang ating ginamit at itlog ito ng Bibe dahil ito ang ating available o ito ang available sa atin ngayon. So sa lasa naman kasi hindi naman nagkakalayo ang itlog ng Bibe at itlog ng manok. At ito ay lulutuin natin hanggang sa maging well cooked ang mga ito. Importante mga karapsa na lutong-luto ang pagkakaluto natin o pagkakalaga natin sa ating mga itlog. Pagkaraan naman nito, gamit ang ating tinidor ay dudurugin natin ang ating itlog. Handa na ang ating itlog. Kung mapapansin nyo mga karapsa, medyo hindi pa ganun kapino ang ating itlog, pero para sa akin ay okay na ito dahil gusto natin na medyo may konting bite dito sa ating sandwich spread o may konti tayong nakakagat, and that is the egg white. So nasa inyo naman yan kung gusto nyo na mas pino pa dito. Pagsasama-samahin na natin ang ating mga sangkap, ang ating asin. Mas mainam kung medyo pino yung ating asin para hindi tayo mahirapan na haluin ito. Ang ating paminta. Pamintang durog ang ating gagamitin. At saka natin lalagyan ng sibuyas. Dalawang klase ng sibuyas ang ating nilagay. Isang sibuyas na puti at isang sibuyas na pula. So tig isang sibuyas ay okay na. Pero dapat ito ay medyo large size na sibuyas. Haluin muna natin at saka natin ilalagay ang susunod na sangkap. Ilalagay na natin ang ating keso. Ang keso ang magbibigay ng creamy and cheesy taste sa ating recipe, kaya ito ay mas lalong nagiging special ang lasa. Ang gamit nating keso dito ay Eden cheese, hindi tayo gumagamit ng ibang cheese dahil ito ay subok na natin. So kalahati ng isang box ang ating nilagay. Pagkaraan nito, lalagay naman natin ang ating grated carrots. Isang maliit na carrot lang ito mga karapsa at naglalagay tayo nito for presentation purposes para mas buhay ang kulay ng ating palaman at syempre healthier na rin. Kapag nahalo na ng gusto ang ating dry ingredients, pwede na nating isunod ang ating liquid ingredients, ang ating mayonnaise at ang ating condensed milk. Ito ang ating gamit na mayonnaise, Best Food Mayo Magic All-Purpose Dressing, 470 ml. Pwede tayong gumamit ng ibang brand ng mayo like Lady's Choice. Pero para sa atin, okay na itong Best Foods. Okay naman yung lasa niya at medyo mura compared sa Lady's Choice. So yung mga nabibili sa palengke na mayonnaise, pwede rin naman pero hindi siya ganun karapsa para sa atin. Naglagay din tayo ng konting condensed milk, kalahating lata ang ating nilagay. So ito ay magdadagdag ng creamy and sweet taste sa ating spread at para rin hindi masyadong dry ang ating palaman. So, hahaluin na lang natin ito maigi hanggang sa well combined ang ating mga ingredients. So, timplahan nyo na lang according to your taste ng salt and pepper mga karapsa. Pero para sa atin, yung 1 teaspoon na nilagay natin na asin ay okay na. At yung paglalagay din kasi natin ng Eden cheese o ng keso ay nagbibigay din ng konting salty taste sa ating recipe. At mas mainam kung isa-serve natin ito the next day. Ilagay muna natin ito sa refrigerator para mag-well mix or combine yung ating mga ingredients na inilagay. Thank you.
Dito na lang tayo mga karapsa. See you on my next video for another rapsang recipe. Bye!